po tayo sa yung introduction natin about sa authority of the Bible. Nalaman natin yung sola scriptura at yung lima po na kung ano ang word, kung ano ang Bible, kung ano yung source ng ating doctrine or belief or ano yung truth. So, we believe that the Bible alone, although we are not rejecting the traditions, pero ang pinaka-final authority for us is the Bible, which is the Word of God. So, sola scriptura, we also finish the transmission of the scripture. So, kung paano na-transmit ang Word of God from ancient time hanggang sa ngayon, at kung paano na-close yung canon, yung OT, canon, and then yung NT, canon. And then we also talk about inspiration. Tapos yung kung paano ipuprove yung inspiration. And then itong inerrancy na cover natin sa actually early in the class. So instead of inerrancy, we talked about the case of the resurrection of Christ. Kung naalala niyo po. So ngayon ang ating final two session, history of interpretation and then historical grammatical hermeneutics. Actually, part na siya ng hermeneutics talaga. So, tonight we're going to have history of interpretation and then next week, historical grammatical hermeneutics. Pero tingnan natin kung ano yung makakover talaga tonight kasi medyo marami-rami. So, hatiin natin siguro. Pwede ko po ba malaman kung sino yung first time marinig ang hermeneutics? First time marinig. So, hermeneutics, mamaya, mas malalaman natin yung definition ng word na ito, yung hermeneutics. Pero, let's take a look of this verse muna. Madalas natin 'to nakikita, no? Itong Jeremiah 29:11. Madalas natin siyang naaalala kapag down tayo or worried tayo or medyo lugmok tayo sa problema. Naaalala natin na, oh, huwag tayong mag-alala kasi may plano si Lord at yung plano niya ay mag-prosper tayo. Madalas naman naririnig natin sa mga prosperity theologians or prosperity teachers, itong ano na to, a verse na to. Ngayon, ang tanong, tama kaya kung paano nagagamit itong verse na to sa atin bilang mga Kristiyano ngayon? So, ang malalaman natin kung tama, kung malalaman natin ang context ng verse na to. Ano yung whole chapter? Ano yung whole ano sinasabi dito sa whole book of Jeremiah tungkol sa bagay na to? Bakit kaya sinabi to ni Jeremiah? Bakit kaya ito yung prophecy na binigay ni God kay Jeremiah? So, kung maaalala natin sa New Testament, wala tayong makikita doon na ginamit nila ito. Kasi di ba we have learned na ang gamit nilang scripture that time, yung sa New Testament time, they were already using the Old Testament canon. So part ng Old Testament canon na yun is yung Jeremiah na, di ba? So malaging nagko-quote si Jesus, yung mga apostles ng Isaiah, yun, ng mga Psalm. Pero hindi nila na-quote ito particularly, which is intriguing kasi today a lot of people are using this. Pero bakit noon sila? Yung mga nag-face ng martyrdom, yung mga apostles, lahat sila, di ba? Except kay Apostle John na namatay sa old age. So, karamihan sila Peter, they were crucified, sila Paul, they were beheaded. Pero bakit hindi nila sinabi na I know the plans I have for you, sabi ng God, na ang plan niya is to prosper
not to harm you. Pero they faced harmful situations nung time na yun kasi nga, because of martyrdom. Hindi nila na-quote itong bagay na to. Bakit kaya? Perhaps they know na iba ang context nito. Kasi nung time na yon, itong sinabi ni Jeremiah, itong promise na to ng Lord, during that time, yung Israel ay nandun yung impending invasion ng mga Egyptians, mga Babylonians sa Israel. At nandoon yung, kung nakita po natin yung sitwasyon ngayon ng Ukraine tsaka Russia, parang yung feeling ng mga Ukrainians na sila ay sinusubukan sila i-invade ng Russia. Andun yung takot, andun yung hopelessness ng karamihan. Marami, may nabalitaan po ako sa isang kaibigan na may kaibigan sila doon sa Ukraine. Ngayon sa city mismo kung saan binabomba yung center. Nandun lang sila, wala silang sasakyan. All they are just doing now is praying. Sobrang takot sila ngayon kasi hindi na sila makalabas. Pero yun, ganong feeling noon ng mga Israelites. Kung ano yung nararamdaman nitong mga ilan sa mga kapatid natin sa Ukraine, mga Christians na na-trapped doon sa city. Yung feeling of hopelessness na, matatalo na tayo, wala na, mananalo na yung kalaban. Parang ganun yung feeling nila that time. Tapos, merong isang false prophet noon na ang pangalan ay Hananiah. Si Hananiah, she was a false prophet. Ang sabi niya, lumaban tayo kasi matatalo natin ang kalaban. Pero because she was a false prophet, kasi alam ni Jeremiah kung ano ang totoo, na babagsak talaga ang Israel sa kamay ng Babylonia. Nilabanan niya yung false claim ni Hananiah. And then si Hananiah, because she was proclaiming the false prophecy, ang sabi dun sa Bible, she was removed from the face of the earth. So, namatay siya. He was struck down to death. So, yung kapalaran ng Israel that time ay pasa kamay ng mga Babylonian. Ngayon, yung feeling na yon na nasa kamay ka ng kaaway, ito yung naging comforting words ng Lord sa Israel. Na, sige, mag-settle lang kayo dyan kung saan kayo napadpad. Kasi merong plans si Lord. And sabi niya doon, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, yun po talaga yung context nitong verse na ito. Yung verse na ito ay hindi directly para sa atin ngayon. Kundi, originally, it was for the Israelites that time. So, hindi natin pwede sabihin na si God, ang plano niya sa ating lahat ay mag-prosper. Ang plano niya sa ating lahat ay hindi mapahamak. So, hindi siya totoo. Kung makakarinig po tayo ng ganoong klaseng preaching, it's a most probably prosperity teaching. Kasi again, that is not the context of this passage. Mas maintindihan natin to later kung paano siya magiging ma-apply sa atin, sa buhay natin ngayon. Knowing what is the background of this verse. So aside po dito sa Jeremiah 29:11, ay marami pang mga verses na nami-misuse. Some of the most misused verses today. Ito, kunyari, alam niyo po yung basta lang nagkukuha ng phrase sa Bible, tapos amo na yad to. sinabi, judge not. Oh, bawal daw mag-judge. Kasi sabi, judge not. Sabi Matthew 7:1. Tapos yun na nga, Jeremiah 29:11.
to 13. Meron din sabi, where two or three are gathered. Yun lang. Sabi, in the name of Jesus, then God is with them. Diba yun yung sabi sa Matthew 18:20. Pero it doesn't apply to every circumstance na may two or three na gathered in. Paano kung nagiinuman pala sila tapos sinabi lang nila na naggather sila in the name of Jesus. So, it doesn't apply to all circumstances. At dapat alam din kung ano yung context. Isa pa yung ask for anything in my name. Again, maraming prosperity teachings na ginagamit ito na ibibigay sa'yo ng Diyos lahat ng hihingiin mo. Parang genie si God sa iba. All things work together for good. So these are sa, among the verses na ginagamit ng karamihan na namamali talaga yung interpretation. At marami pang iba. If may people who are called by my name, Jesus as the firstborn of all creation, money is the root of all evil, no more than you can handle bringing up a child. Ito, I can do all things through Christ. An eye for an eye. Prayer offered in faith. Repent and be baptized. Guard your heart. Where there is no vision, lifting up the name of Jesus. So, napakarami pong verses na hindi natin basta-basta lang siyang ikiklip tapos bibigyan ng sarili nating interpretation. Kasi yun po ang use ng pag-aaralan natin ngayong gabi, which is hermeneutics, na dapat ay aalamin natin kung ano yung background para mas maintindihan natin kung paano siya properly maa-apply sa ating buhay Kristiyano ngayon. And paano natin siya ma-declare or ma-preach sa congregation with accuracy kung ano talaga yung totoong meaning. So again, our topic for tonight is history of interpretation. Pero we'll focus more on the first part. Itong introduction to hermeneutics. Kasi I think makakarating tayo sa brief history. Ubus na oras siguro. So perhaps this will be covered next Saturday. So let's start with the introduction to hermeneutics. So ito na yung definition natin. First, key term. The interpretation. Naalala po natin itong term na to nung past sa isang Saturday, previous Saturday. Interpretation is the process by which the scriptures are understood by the reader. So ito po yung pagkakaintindi natin sa binasa nating passage sa scripture. Kung paano natin naintindihan. So that's our interpretation. Ngayon, yung hermeneutics, ito po yung theory or method or rules of biblical interpretation. So tayo, pwede tayo magkaroon ng sarili nating interpretation, and napaka-dangerous po nun. So para ang ating interpretation ay hindi siya maging lason, kasi papakain natin yun sa sarili natin, papakain natin sa congregation. So para po hindi mali yung ating maging interpretation, kailangan po natin ng hermeneutics. Ito yung method na gagamitin natin para sa mas accurate na interpretation ng Bible. At para, sa pag-take natin ng method na to, meron tayong tinatawag na exegesis. Ito yung process of discovering the original meaning of the biblical text. Bringing it out. Parang, huhukayin natin, ano yung totoong meaning ng text na to, ng biblical text na ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng text na yon, according sa intent or intention ng original author. At sa background nito, historical background, at yung sa grammatical context nito. So, sa hermeneutics, gagamit tayo ng exegesis. So, let's take note of this
terms. Kasi bilang mga anak ni Lord na somehow, ano tayo, pwede na ba tayong tawaging scholars? Mga nag-aaral kasi din tayo ng Bible. So, these are important keys to take note. No? Very important po siya, lalo na sa atin na nagsashare ng gospel. At sinabi din po sa 2 Timothy no, na we should handle the word of God with accuracy. So part po ito nun ng ating pag-prepare ng, at pag-aaral ng salita ng Diyos para accurate po yung ating na-share. So sa illustration na to, makita natin sa mga visual learners, meron tayong box dito. Or etong sa baba, etong buong box, time-bound audience. Ibig sabihin, yung limited lang sa time na to, kunyari itong box na to ay para sa mga ancient audience, yung mga tao no, mga tao na nabuhay noong biblical times. Kunyari yung nabuhay lang noong sa Old Testament period or sa New Testament period. Ito namang time na to, ito tayo. Tayo yung contemporary audience. And dito tayo nakapaloob. Ito naman yung timeless audience. Parang kahit ano, mga tao noon, mga tao ngayon. Itong part. So, sa context na ito, sa box na to, dito nangyayari yung exegesis. Kunyari, ang Bible text natin kanina, yung Jeremiah 29 from Old Testament. So, i-exegete natin yon sa babalik tayo sa time ni Jeremiah, sino yung mga tao noon, sino si Jeremiah, ano yung style of writing ni Jeremiah, ano yung naging ministry ni Jeremiah, ano yung history, yung sinabi natin kanina na yun yung time na i-invade ng Babylonian Empire ang Israel that time. So, napaka-importante ng mga bagay na yun. And from this, yung term na historical grammatical hermeneutics, which we will be talking more about maybe next week. Pero for the sake of introducing the term, ito po siya, literalism or literal historical critical or historical literary hermeneutics. Yung theory of hermeneutics, which seeks to interpret the scriptures by studying the text in its original historical grammatical context. Yung original historical grammatical context in order to discover the author's original intent was so that timeless principles can be discovered and applied to a contemporary setting. So, ang summary lang nitong historical grammatical hermeneutics is this. Aaralin natin yung noon para mas maintindihan natin. Magkaroon tayo ng tamang interpretation and then may apply natin sa time natin ngayon. So, yun ang historical grammatical hermeneutics. So, kung kukumpletuhin natin yung illustration na yun kanina, eto na siya. Sa exegetical statement, medyo maliit. Sa box na to, sana makita ninyo na malinaw. No? So, sa first box, dito sa baba, exegetical statement, ano ba yung minimin dun sa text na yon. What did it mean then? So, hindi, kapag nagbasa tayo ng Bible text, hindi natin siya agad in-interpret na ano kaya ang meaning nito sa buhay ko ngayon? Ano kaya ang appeal nito sa buhay ko ngayon? Ano kaya yung purpose nitong scripture na to sa buhay ko ngayon? Parang ganun, usually ang ginagawa natin no, na how we treat the word of God. Na, kunyari, nalulungkot ka, tapos bigla ka randomly mag-open ka ng Bible, tapos pag-open mo, ano yun, Matthew 27 ba yun? Judas hung himself. Narinig nyo na yung kwento na yun, na
binuksan niya yung Bible kasi problemado siya pag pagbukas niya, Judas hung himself. Tapos sabi niya, tapos nag-open siya ulit, hindi pwede to. Tapos pag-open niya ulit ng another page, whatever you need to do it now. So, ano, very dangerous siya gawin yung ganong klaseng interpretation. That's why very important yung exegesis. So, aalamin natin ano yung historical interpretation, ano yung history nun, no? Background history, ano yung grammatical interpretation, kasi sa words, kaya early on na nabanggit ko po sa inyo yung about sa Greek, about sa Hebrew, no? Diba may mga words doon na doon lang na mas maintindihan kung doon sa context nila i-interpret. Kagaya ng words na love, 'di ba? Ang dami po, may agape, may eros, may philia at marami pa. Storge. So, maraming grammatical issues na kailangan i-interpret muna para mas maintindihan. And then din yung contextual interpretation, yung context, ano yung nangyayari, ano yung mga emotions na mayroon yung mga Israelites that time, yung kung ang pagbabasehan natin yung passage natin kanina, which is Jeremiah 29. So ano yung nangyayari that time? Ano yung nangyayari doon sa false prophet, si Hananiah, si Jeremiah? So more on the emotions of the people, more on the why it was written to them. At yung literary interpretation din, this has something to do about somehow yung type of literature. Kasi diba sa Bible, marami pong, iba-iba yung literature doon. Merong story, merong history, merong letters, merong epistle. So magkaiba, may real letters, which is yung sinulat talaga para sa isang tao. Meron namang epistles na mas ano siya for the church or for a group of people, mga epistles, at medyo mas stylish ang pakasulat ng mga epistles. So especially yung isa pa, yung parables, 'di ba? Marami si Jesus na parables. So paano i-interpret yung ganoong klaseng literature? So iba, may mga interpretation na literal nating in-interpret kung ano yung nakasulat, amo na yan to. May mga nakasulat naman like the parables na metaphorical. So kailangan maintindihan ano yung totoong meaning ng mga parables na isinulat ni ng mga author sa Bible na sinabi din ni Jesus himself. So, literary interpretation. So, the whole picture, looking at the whole picture, pag naaral na natin ito, historical, grammatical, contextual, literary, as we analyze the scripture, compare na natin yung mga translation, we read sound commentaries, and then pwede na tayo mag-formulate ng theological statement based from the truth na naintindihan natin mula dito. And then from that theological statement, we can draw the homiletical statement, which is kung paano na yon nag-a-apply sa atin ngayon. So, pag binalikan natin itong Jeremiah 29:11, sinabi natin kanina yung ano, 'di ba, yung exegetical statement ng verse na to. Yung history niya, yung kinuwento ko po kanina, sila ay on the verge of being invaded by the Babylonian Empire. At
yung history na yon. Tapos let's wave yung ano about sa grammatical kasi Hebrew siya. So let's say na naaral na natin yung Hebrew ng ano na to. And we read the whole chapter, which is Jeremiah 29. At naintindihan natin kung bakit yon nasabi ni God sa mga Israelites through Jeremiah, who was the prophet that time. So let's say, alam na natin to. And then we can say yung theological statement na nag-a-apply both sa mga taong noon man or sa tao ngayon. Yung theological statement perhaps doon is that God have compassion for his children. And that's the general theological statement that we can give. He has compassion for his children. Pero let's make sure na yung word na yan, yung children, alam din natin kung ano ibig sabihin. For example, yung sabi sa John 1:12, sino lang ba yung mga anak ng Diyos? So sa John 1:12, sabi doon, yung lang mga naniniwala kay Kristo, sila ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So God has compassion for all His children. Ibig sabihin, God has compassion for all those who believe in Jesus Christ. Kung i-apply na yun sa atin ngayong homiletical statement. So it applies to us yun, bilang sa mga Israelites noon, this applied to them. No? Andun yung promise ng Lord na balang araw, ibabalik sila sa kanilang sariling lupain. Yun yung promise kay God. Sa atin ngayon, bilang Gentiles, God has a promise for us, His children, which is to become part of His kingdom. For us to have eternal life and then to be part of His kingdom. That's His promise sa atin. So, hindi siya para maging mayaman ka or para maging pinakamaganda ka or pinakagwapo ka or pinakasikat ka or pinakamagaling ka. So hindi 'yon ang ibig sabihin nitong verse na ito. Ngayon. So ganun po yung hermeneutics. We need to do this thing. Kailangan natin mag come up with the exegetical statement. So kung titingnan po natin another example yung Matthew 28 Great Commission. Tingnan natin yung net, ito pong net Bible. Kung naalala niyo po itong software na to or online software na netbible.org. Maganda siyang gamitin. So, nandito tayo ngayon sa Matthew 28, which is the Great Commission. And we are looking at Net 2. Sige, punta na lang tayo sa NASB. O ESB. NASB na lang. So, ito yung sa NASB. Matthew 28, verses 19 to 20. Sabi po dito, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." So madalas po natin to, ang iba sa atin, sa ulong sa ulo na po ito, no? So, gaano ba natin naiintindihan yung passage na ito sa scripture? Nag-try na ba tayong basahin yung mga verses before this? Napaka-importante nitong sinabi niya,
before 19, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kasi this has something to do about yung theology of the Son of God, si Jesus bilang the Son of God, kung paano na-complete yung person na yun ni Jesus Christ. That's the statement na to. So, kung titingnan natin yung buong Matthew 28, yung historical background niya is yung nag-appear na si Jesus sa mga present that time na mga followers, mga disciples, mga early disciples ni Jesus Christ that time. And this is the last time na nag-appear siya sa kanila before he ascended to heaven. Tapos kinomission niya yung mga disciples na ito with this, go therefore and make disciples of all nations. So we understand na that's the story behind it, yun yung history. Kung pumunta naman tayo sa grammatical interpretation, of course, dahil nasa New Testament siya, it's Greek. It's in Greek. Punta tayo sa Greek kung paano siya sinulat. Nasa Matthew, ito po, 19 to 20. Paano natin masasabi na sa time na yon, itong commission na to, sinabi ni Jesus sa mga disciples that time. Paano natin masasabi na ito din ay mensahe ng Diyos sa atin ngayon? Exact things na mensahe ng Diyos sa atin na tayo din ba dapat ay mag-go at mag-make disciples, mag-baptize, mag-teach? Eh, sila lang naman yung sinabihan noon. So, mas malalaman natin sa grammatical interpretation din. Kasi, kung titingnan natin itong go, yung word na katumbas niya sa Greek is porotentes. Ang maganda po dito sa Net Bible, kasi pag pinapat mo na yung cursor mo dun sa word, may lalabas na morphology sa dito po sa baba. Tapos i-explain niya kung ano meaning ng word na yun, Greek word na yun. Pero ito meron din siyang kung anong klaseng, yung morphology niya, anong klaseng word siya. Verb ba siya? Participle? Aorist? Pero kung mas aralin natin, malalaman natin na ito, syempre verb siya. Tapos yung ano po niya, type of verb nitong porotentes, siya ay aorist in imperative form. Pag sinabi po nating imperative, it's a command. So yun po yung totoong meaning ng Greek word na to. It's actually a command. Tapos pag sinabi pong aorist, pag sinabing aorist siya, and perfect yung tense, ibig sabihin, nagawa na yung action, pero hindi pa na-determine kung kailan natapos. So, ibig sabihin, this word being in that verbal form, verb, that kind of verb, ay nag-a-apply pa rin hanggang ngayon. Kasi hindi pa siya natatapos. So, not yet completed. So, yung command na yun, binigay, and it already started that time. At we are saying na hanggang ngayon nga ay nagpapatuloy because it has not yet been completed. Porotentes. Ganun din itong mateitusate, which means make disciples. Discipling. Mateitusate, ganun din po siya.
yung form niya. Verb siya, aorist perfect. So, it's also imperative or command, tapos not yet completed. So, the disciples then were called to go or commanded. So, hindi siya option, kundi command ng Diyos sa mga Israelites that time. Mag-go and make disciples. And dahil dito sa grammatical interpretation natin, tayo din ngayon, mga contemporary audience, contemporary Christians, we are also called to go and make disciples. Ngayon, yung ibang verbs ko dito, yung baptizing, baptize, hindi ko maano, itong baptizing, teaching, itong baptisontes, baptizing, autos eisto onoma, tu patros kai tu huyu kai tu hagyu numatos. Itong didaskontes pala, ito din, didaskontes which is teaching, so baptisontes, baptizing, didaskontes, teaching. So ito naman, verbs din po ito, pero maraming scholars nagsasabi na hindi sila imperative. Meron din naman nagsasabi na imperative. Pero ang maganda na nagkakasundo sila sa words na to is that itong baptizing at saka teaching, they are the results of going and discipling. So kapag merong nag-go, merong nagdi-disciple, merong resulta which is may baptism na nangyayari, may teaching na nangyayari. So ito po yung grammatical interpretation ng Great Commission. So again, dahil doon, we know now that tinawag ang early church or mga early disciples na mag-go, mag-make disciples, which resulted to baptizing and teaching na nag-a-apply din maging sa atin ngayon. Dahil walang sinabi doon na completed na yung work that time. So, Great Commission is for them and for us as well. Hindi po siya katulad nung ano natin kanina, example na Jeremiah 29:11 na magkaiba. Oops, na magkaiba yung meaning sa kanila noon, sa atin ngayon. Ayan. Although, yung general truth or yung theological statement natin for all children of God, pero iba siya sa atin dito. So, somehow, yun po yung ating yun po ang ating introduction sa hermeneutics ngayon. So, again, hermeneutics, yun po yung method na ginagamit natin sa pagkakaroon ng more accurate biblical interpretation, at yung ginagamit nating process is exegesis. So, kapag po gumagawa tayo ng exegesis sa Bible, we are ang term dun is nag-exegete tayo. So, pwedeng, sis Reese, pwede mo bang i-exegete ang dyan, ganito, ganyan? I-exegete. Kumbaga, mas aaralin natin na mas malalim. Aaralin mo yung different strands, yung history, ano ba yung history, ano ba yung grammatical interpretation. Pero syempre, medyo mabigat pa baga siya ngayon na consider kasi medyo limited pa tayo, 'di ba, ng resources. Siyempre yung lalo na kung yung Greek, yung Hebrew, ang hirap, 'di ba? Pero yung tool kanina, pwede niyo din magamit yung netbible.org kasi meron na din diyang mga Greek and Hebrew translation.
So, ano talaga, hindi basta-basta natin talaga basta lang mag, ano ba yun yung, siguro may nakita na kayong mga libro, ay, libro, mga gifts na sa gift shop na box siya, tapos nireregalo mo sa isang tao na, oh, ano, bunot ka lang yan every day ng isang verse. Tapos yun ang message sa yun ng Lord. So very dangerous ang ganoon, actually. Very dangerous siya. Kasi yun, very important na meron tayong ginagamit na tool, which is hermeneutics, para mas malaman natin ano talaga yung totoong meaning. Kasi importante na naunawaan natin yung, or in-interpret natin yung biblical text according sa kung ano talaga yung minimin ng author. Kasi yun yung ano, yung totoong meaning ng, or totoong interpretation. Hindi kung paano natin in-interpret yung biblical verse. Again, it is dangerous to give our own interpretation of the Bible. Na maaring sinasabi ng iba, ito yung sinabi sa akin ng Holy Spirit, ito yung interpretation. No, importante na aralin natin yung, again, yung history, yung grammatical, yung literary, at yung context ng Bible verse na kinakot natin. So, nawa, sa pag-prepare natin ng mga isi-share natin sa Bible studies, sa preaching, we consider reading the whole chapter. Hindi lang yung itong Bible verse na to, eh, ito na. Wala na akong time, ito na yon, ito na ang verse na to ang isa-share ko. Kasi meron akong magandang interpretation sa Bible verse na to. So, hindi po ganun. So, una po nating isa-share sa mga nakikinig yung history muna nung Bible verse na yun. Tsaka natin ipipresent sa kanila kung paano na yun nag-a-apply sa atin ngayon. Malinaw po ba kung ano yung hermeneutics? Opo. So, bago, ay, may questions po ba kayo? Wala po muna. Bago ko po ipasa ulit kay Kuya Paul. Wala man question. Kuya Paul, wala daw po silang question. Sa part ko, ang masabi ko talaga, isa ang hermeneutics sa napakahalagang matutunan natin. Kasi tayo, di ba, susunod dun sa Great Commission and we part dun na teaching. So kung di tayo aral, ang may tuturo natin sa kanila mali. Yung most of all, yung application natin sa buhay, yung mga verses na napag-aaralan. Ako, nag-start ako sa pagiging uneducated. Meron lang akong heart. So, dati ako ay nasa Pentecostal side ng Christianity, na more on emotion, hanggang sa nag-aaral na ng Baptist school. Kaya nga, ngayon ay Bapticostal. thank God din kasi nandiyan si Sister Lani na mas lalong nakapag-aaral. At narito naman tayo para sa ang tawag ito, compliments. Kumbaga, kung ano yung strength ng isa para sa ikalalago ng simbahan. Tulungan po tayo. Naalala ko nga noon, dumating, sabi ko nga, before, di ba? Dumating sa point nung nag-church planting ako yun sa Albay, maubusan ako ng ituturo. Kaya pumayag ako doon sa isa nating kapatid na mag-Bible school. Yun, pati ako ay nag-diretso. Ngayon, yung confidence na mayroon po tayo, ay dahil malaking bagay po yung education.
So, tuloy po natin yung pag-aaral. Glory to God po sa buhay ni Sister Lani. Yun lang po. Praise God po. Glory to God. So, next week po, ang ating pag-aaralan patuloy, yung hermeneutics na po. So, tatapusin natin yung last session. Guru, ano po kuya? Tapos, hindi ko pa po alam, perhaps, pwede natin i-cover tong, di ba kuya na, ano po natin ito sa BCCL, yung how to read the Bible for all its worth. Sa hermeneutics. Pero titingnan ko pa po kung ma... ilang pages to. Kapal nyan. Kung, pero sana may available sa online ng ano nito, 270 pages. Pwede mo bang isummarize na lang yun sa atin? Tingnan ko po. Ang liit lang niya pero ang, ay, oh, ang liit lang niyang libro pero very, yung font niya maliit din. Si Gordon P. Saka si Douglas Stewart. Ito po si Gordon P. Ano na daw to eh. Ngayon may Alzheimer's na daw po to. Yung author nito. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi. Sino po gusto mag-closing prayer? This is Jeneline po. Nandyan po ba? Miss Jen? Are you there? Pwede ka po mag-closing prayer? Sige po, ate. Let's bow our heads. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga bagong kaalaman po na natutunan po namin. Nawa tulungan po kami, Panginoon, na lagi po maging bukas ang aming puso at isipan na tanggapin ang mga teaching na ito at i-apply po, Panginoon, upang mas lalo pa po namin na magampanan ang aming tungkulin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy po, Panginoon, na nagpapalalim na sa inyong mga salita. At salamat din po sa buhay ni Ate Lani na matyaga po nagtuturo po sa amin. Patubayan niyo po, nawa, Panginoon, ng bawat isa at gawin pong safe po, Panginoon, ng bawat isa. Salamat po, Lord, at kayo na po, Panginoon, ang maging sentro ng bawat ginagawa po namin at ikaw po nawa ang mag-glory pa. Salamat po, Lord, and let your will be done in our lives po. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, sis, Jen. God bless po. See you God next bless po. Night po. Bless. Salamat po. Thank you.